Sorry. Ayan. Hindi tayo naririnig pala kanina. Hindi natin naangat. Mali yun na ibaba natin. Tangmading eh. Well, anyway, ulitin lang po natin ang aming pagbati. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa aming programa ni Tangmading sa Kaisa Radio Patrol dito sa 96.11 FM. Good morning, Tangmading. Ikaw naman. Well, good morning sa iyo, Hansel. Good morning po sa ating mga kababayan dyan sa Tarlac City. At good morning sa ating minamahal na Mayor Cristy Angeles. Yan. Sa mga department heads na pinangunan ni Atty. Nobot at Atty. Castro at mga iba pang department heads. Sa inyo pong lahat ng mga sugi, ito kong yung sugi sa Impapawin, si Kamadin de Leon, ay bumabati po sa inyo ng isang napakagandang Martes ng umaga sa ating Kaisa Radio Patrol. Yan. Okay. So... wala. Lapit lang po. Lapit lang na konti. Okay. Anyway, so for this morning news, well, pag-uusapan natin ngayon eh, yung muling paglilinis ng Maxalasa Creek dito sa ano eh. Dito sa malapit sa malaking mall natin sa ating SM. Well, ilang beses na kasi yung Maxalasa Creek, hindi ka tapahayag ano. Ang Maxalasa Creek, mag-uumpisa yan sa San Rafael. Okay. Papunta sa Binoganan. Oo. Palabas yan. Papunta ng Lapas. Papunta ng Lapas. Pero syempre, yung areas for Tarlac City. Ah, yes, yes. Oo, San Rafael. Yeah, San Rafael. San Rafael hanggang sa may Binoganan. Yan, yan yung medyo naging... hanggang sa... Amukaw. Yan, hanggang Amukaw. Yan kasi naging hot topic last week eh. Every now and then, palagi pong nililinis ang Maxalasa Creek here. Dito sa tabi ng... SM, actually, in a 6 months period, halos every month, nililinis na po yan. Yes. Kaya lang, last week, hindi pa yata umaabot sa isang buwan, puno na naman. Marami ng gastos sa siyudad ng Tarlac. Oo, sa medyo... paglilinis ng Maxalasa Creek. Oo, hindi yata talaga po tayo natututo pa. Yeah. Ayan. Tama ka niyan, Jesse. Tama ka niyan. Wala po, tayong disiplina. Wala talaga po. Wala po ata tayong... kusa. Wow. Pagdating po dito sa pagtatapon po natin ng basura. Nako, bawal ho magtapon ng basura sa mga natural resources katulad po ng creek at Maxalasa Creek. Nako, delikado po tayo dyan kasi pag napuno po ang Maxalasa Creek ng basura, sa atin din po yan ang magiging greatly affected po tayo kagad dyan. So, nako, lahat po sana ng mga along the creeks na naninirahan po dyan, illegally at legal, kahit sana naman po, yung mga basura po natin, itapon po natin ang tama. Alam po naman natin na lahat ng garbage trucks, halos 20 po yan, ay umiikot sa Tarlac City. Hayaan niyo po sila ang mangolekta ng inyong basura. At huwag na huwag niyo pong itatapon ang mga basura. Kung saan saan lang. Naku, bawal po yan, bawal po yan. Ang naging hot topic din po natin last week ay ang naging isa sa mga usapan din ay ang ating African swine flu. Alam ko na pag-usapan niyo to ni Mamaw eh. Well, anyway, safe po kumain ng pork actually. Ang African swine flu fever is only the disease of the hogs o ang ating mga baboy. Wala pong epekto yan, diretsyong epekto. Na hindi transferable sa tao. Totoo, yan. Ang mga isa sa mga reminders lang po kasi ng mga ating vet, si Dr. Paraíro, iwasan po nating pakainin, lalong-lalo na yung mga nagba-backyard grazing, ng mga kanin baboy. Ano yung pahalo-halo na? Yun kasi, isa, ang mga, pwede po kasi mahawa ang inyong mga alagang baboy na ASF. Kung yung pinapakain nyo ay kaning baboy, katulad nila po yung siguro yung isang may-ari ay kumain sa bayan ng isang affected area na province ng ASF. Tapos, well, ang ASF kasi hindi walang epekto sa'yo, pero magiging carrier ka. Oh. Yan. So lahat, kung ano man yung nakain mo, ipapakain mo sa inyong alagang mga baboy, at ikaw ay medyo carrier ng ASF, na kumahawa po ang inyong mga alagang baboy. Kaya po palagi niyong tandaan na mag-feeds po tayo. Mas pinaka-safe and effective way to prevent that disease. Kasi ang ASF po, lalo na sa mga ating mga hog raisers, talagang
talagang bantay sarado po tayo sa Tarlac City. Star, ASF free pa rin po kasi ang Tarlac City. Kaya po sa lahat ng mga nag-aalaga po dyan, lalong-lalo sa backyard racing, medyo alagaan po natin ng onti ang ating mga alagang baboy at i-report kagad ang anuman dapat i-report kung sakasakali man po kayo makakakita ng mga sintomas ng ASF. Ayan. Sabi ng mga hog racers, eh, nakakamenos daw sila sa kanin baboy na nakukuha sa mga restaurant at saka sa mga eateries. Ah, ganun ba? Mahal daw masyado ang mga pigs. Mahal po talaga yan. Kasi dapat niyo pong alagaan ng inyong mga alagang baboy. Kasi po kung yan po ay inyong i-raise o i-aalagaan at mamamatay lang din, eh lugi po kayo dyan. Lalo-lalo na po ngayon ng panahon ng ASF dito sa ating bansa ay meron. Hanggang ngayon po ay talagang tinutugis pa ng Bureau of Animal Husbandry ang sakit na po yan ng mga baboy. Kaya, at ngayon naman dito sa probinsya ng Tarlac, dito sa city ng Tarlac, eh talagang lahat po ng checkpoints ay naka-standby po yan. Almost 2 months na. Almost 2 months na po ang checkpoints ng province saka ng Tarlac City dito sa ating area. Dito sa Tarlac City, may checkpoints po tayo dito sa may Balete, Amukaw, San Manuel. I do believe also meron yata sa Baras-Baras. So lahat ng kanto na papasukan at lalabasan ng Tarlac City, eh, meron pong bantay saradong mga marshals or checkpoint marshals para po dyan. So again, sa lahat po ng mga nag-aalaga ng baboy, lalo na dito sa backyard racers, yun naman, dapat po alagaan yung mabuti. Anyway, kasi any time from now, makakausap naman natin ang... last week nakausap po natin ang hepe ng Senro. Ngayon naman po ay makakausap natin ang hepe ng Poso. Yeah, ito, Poso. Lahat po ng mga dito sa aming thread, live din po kami sa Facebook, sa Tarlac City Information Page. Sa mga gustong magtanong sa hepe ng Poso po ngayong umaga, eh pwede po kayong magtanong po dyan habang kausap po natin si Engineer Godfrey Aquino. Ang hepe po ng CCTMG Poso na ngayon ay... anytime from now ay magkakaroon na po siya ng mag-phone in ba siya? Oo, mag-phone in siya. O ikaw, meron ka bang itatanong sa admin sa ating Poso? Meron ka bang curious matter sa traffic? At ang mading? Well, usual problem lang yan eh, yung traffic natin. Una-una, meron tayong ordinansa tungkol sa traffic. Pero ang kaso, ang mga ibang motorista hindi sinusunod. Ayun. Yan ang problema. Ayan. Patapos na, sabi lang, kasalanan ng mga enforcer. Kasalanan ng mga traffic enforcer. Hindi ko kasalanan ng traffic enforcer. Ayan. Engineer Godfrey, good morning. Sir, good morning po. Good ayan. Ito na, saktong-sakto, tang mading. Kasama na natin si Engineer Godfrey, ang hepe po ng CCTMG Poso. May meron lang tayong ikaklaro. Di pagdating po dito sa simulan po natin, engineer, dito sa may Sogo area na kung saan eh, may ginagawang pa rin. Actually, ginagawa pa rin po yung kalsada po dyan, which is causes a one-lane traffic. Engineer, ano bang jurisdiction po natin dyan? Dahil ongoing pa rin po yung construction nga po na nating bypass road, we continuously monitor yung sabindan nga po. Para kung sakali pong kailangan ng traffic management, papasok po kami with the PNP na nasa kanto po to help out. Engineer, may coordination po ba yan sa atin, yung pagpagawa niyan? Kasi almost, I think that's been in the September, nung September pa po yata ginagawa yan. Magdi-December na po tayo, engineer. Yes po. Actually, sir, ang project po na yan ay through a national agency, through DPWH. Pero siyempre, na-coordinate naman po yan with our city engineer's office. So, any idea po hanggang kailan po yan, yung mangyayari pong yan? Ang pagkakalam ko po, up to May of this coming year. Naku, hanggang May pa pala ang ating medyo masalimuot na pakiramdam dyan pagdating sa traffic na sitwasyon, no? Hanggang Mayo pa po ba? Mayo, tama po ba? Mayo next year? Mayo next year pa daw, tang mading. Haba-haba. Oo. Tapos, doon naman po tayo dito sa may Salapungan, engineer. Any idea rin po hanggang kailan yan?
Sa ngayon, sir, dahil hindi pa na-coordinate sa amin, wala akong specific date kung kailan. Pero isa rin po yan sa monitor natin. Again, together with PNP dahil may PCP tayo doon. Oo, oh, okay. So, ibig nyo sabihin, engineer, walang coordination yan kahit mayroong greatly affected ang ating national highway pagdating sa traffic sa inyo? Yung sa Salapungan po, hindi po na-coordinate sa amin sa traffic. Ako, siguro mananawagan po tayo ngayon sa ahensya na nai-involve po dyan, eh, makipag-coordinate din po sana kayo sa mga ahensya ng lokal na pamahalaan ng syudad para malaman po ng mga taga Tarlac City na itong ginagawang mga itong areas na ginagawang po ito, eh, malaman nila para mapaghandaan din. Meron po ba tayong naging hakbang po dyan, engineer, pagdating po sa alternate routes or yan na po talaga? Meron po tayong alternate routes na pwedeng gamitin for light vehicles. Yan po yung mga roads along the Nia Canal po. But for big buses and trucks and heavy equipments, medyo tatagal sila, lalo na kung rush hour po, sinasabi nga niya. Nako, okay. So, meron pa yata tayo, alam ko, engineer, and my awareness, alam ko, meron pang gagawin dyan papuntang Kamiling, dito may Sutherland, yung bridge po dyan. Opo, tama po. Actually, nakipag-coordinate naman yung contractor dyan. Mag-start po sila according to their plan. Actually, excited sila November 15 at expected din po yan na matapos summer of next year, 2020 po. Mm-hmm. November 15, may controlled traffic po ba dyan o total closure? Ano po siya, controlled siya kasi habang winawiden po yung bridge sa may San Isidro, meron silang ginawang rerouting. But then again, that's for light vehicles. Light vehicles lang. So, sakon na to, this week na to, engineer, November 15, tama ba? O lumagpas na pala? Po. Actually, nag-start po sila for the rerouting sa tabi po ng bridge to be widened. Pero sa ngayon, hindi pa sila nagko-close. So, in close coordination with the, with the contractor, we'll be helping out po kung sakaling kailangan pa. Oh, so anyway, any po reminders for the traveling public on that area? Yes po. For the commuters at saka mga drivers po ng ibang sasakyan, kung babaybay po tayo papuntang Tarlac City from the western part, which is from Kamiling, better po sa ngayon na gamitin na natin si Acana Bridge. From Molave, kakanan tayo, nandiretso ng Acana Bridge, connect with the Tarlac City. Ipabalik naman po ng Kamiling, much better po kung gamitin na rin po ang Acana Bridge. Pero sa ngayon, we can still let them pass the Isidro Bridge dahil hindi pa naman po nagpo-close nasabing area po. Ay, okay. Well, anyway, kung naman po tayo, maiba naman po tayo ngayon, engineer. Pagdating po sa mga local ordinances, para lang po malaman po ng ating mga listening public ngayon. Any idea po tayo dito sa mga bawal ng pagpaparkingan? May mga areas po ba na one-side parking, two-sides parking? Itong Makabulos area, engineer, alam ko, two-sides parking dyan eh. Tama po ba? Tama po kayo. No parking both sides po ang Makabulos Drive mula po sa kanto ng SSS hanggang sa kanto po ng 7-Eleven malapit sa Barangay Hall ng San Rafael. Tama po yan. Ano, may ordinansa po ba tayo dyan? Opo. Implement natin. So, actually, nag-implement tayo ng clearing of roads before the utos ng ating presidente. So right there and then, starting June, kung hindi po ako nagkakamay, nag-start na tayong mag-clear ng roads. Siyempre, in compliance na rin dun sa utos ni President Duterte. So, hindi lang po Makabulos Drive ang nilinis natin. Lahat po ng areas within the city proper. Oh, okay. So, itong F. Tanyedo, hindi to two sides parking o one side parking? Ano po ba talaga? One side parking po siya. Coming from Mosias Colleges po. Coming from Mosias Colleges, we are allowing motorists na mag-park on the left side from Mosias going to Magic Star. Okay. Left side parking po siya. Then on the right side, that's definitely a no parking zone. So doon naman tayo sa concert, sa palengke, sa may boulevard. Ano po yung parking ordinance po natin dyan? Yes po, ang implemented naman po natin sa Aquino Boulevard, mula po sa Riverwalk Market natin, papunta ng Lalamco, papunta ng Uniwide, no parking zone po tayo.
para mabilis po ang aloy ng trapiko dyan. Okay. Sa araw-araw niyo pong pag-iikot, engineer, ano po bang mga nasasalamuhan natin ngayon? Kasi medyo naging stricto po tayo. And I believe medyo marami po ata kayong batikos pagdating sa ating komunidad ng mga mananakay at transportasyon. Yes, sir. Tama po kayo, sir. So, dahil nga po nag-strict tayo, may mga na-encounter po kami na mga violators sa kabila po kasi ng ating mga signage na nanakalakay ng no parking, may nagpa-park pa rin at kapag kinakausap mo sa sila or hinuhuli mo sila, medyo may angas, dumarating po sa point na may kinukwelyo po na ano na enforcer, merong minumura, merong minamaliit, yung mga ganong bagay ko. But then again, ang ating mga enforcers ay trained po sila to tolerate such things. Mm-hmm. So, hindi madali ang trabaho nyo. Ganun po ba? Sa totoo lang po, hindi po talaga madali. Very challenging day for us. On an everyday basis, ano po ba ang mga panawagan mo sa tao natin dyan sa Poso? Kaya alam mo, mahirap talaga yung trabaho nyo. Opo, alam naman po nila na every time po nagkakaroon kami ng meetings, natanong namin sila anong mga worst experiences nila. So yun nga po, we continuously talk to them na maximum tolerance, excuse me po, tapos we always advise po na be courteous regardless kung sino po yung kausap, and then leniency naman po sa mga kasamahan nating or sa mga kapwa kalakyan nyo natin na nasa edad na yung mga senior citizen, person with disabilities, yung mga ganun po. Oo, engineer, ngayon lalo ng panahon na ng Kapaskuhan po natin, double ang challenges nyo ngayon dito. Anong mga preparations po ang nangyayari ngayon pagdating po dito sa ating panahon ng Kapaskuhan? Kasi dito po nagsusulputan ang mga bulante po natin na talagang ino-occupy ang Eftanyedo, yung mga ganyan po, yung mga nagpuprutas. Ano po bang mga preparations nyo na po na ginagawa ngayon, engineer? Yes, sir. Sa ngayon po, continuing monitoring kami, especially po sa mga palengke natin. Kasi kadalasan, kapanahon po ng Paskuhan, may mga masisikip po na daan. Like last year, may sarado pa po. Siyempre, wala tayong control dito sa paliparan. But, I mean, sa uptown market. But then again, dahil this time, ay nag-clearing na po tayo ng roads, we will definitely po maintain yung area like si Santos, Anceta, the service roads, ng uptown market, at saka ng downtown market. Ganun din po ang Eftanyedo will be strictly implementing no vending along the sidewalk. So magiging medyo puspusan ng inyong monitoring dyan, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan, and I believe magkakaroon pa tayo ng fireworks area. That's another set of monitoring, you know? Tama, sir. Tama. O ba, may iba naman din ako ulit dito naman sa tricycles na ordinance natin. Kasi ito, maya, hindi ito nawawala itong reklamo natin sa tricycle, eh. Sakasakali naman po ba, paano po ba mag-report ang mga ating mga riding public, lalo na dito sa mga abusado at mga hindi talaga sumusunod ng mga taripa? Opo, number one po, ang payo ko po talaga is, advise everyone po, especially mga commuters, kung sasakay po ng tricycle, make sure po na legit ang prangkisa. May mga body number yan, may mga colors that would be green and yellow alone. Tapos, kung sakali pong may mga concerns sila, pwede po silang mag-report po sa amin. May hotline din po kami sa traffic, maliban po sa 24/7 natin sa office mo, sir. Pwede silang tumawag or mag-text, or pwede po naman nilang i-visit ang page namin, dahil may page din po ang traffic, kasama po dyan ang page din ninyo, ang page ni Mayor. And then, padala lang po yung body number ng tricycle, at kung kaya pong picturean po, para kung sakaling mat-meet na po si violator at saka yung complainant natin, we have proof po na silang nasakyan. Why, yung pagdating po sa mga violations na ganyan, ano yung pinakamabigat na ipataw na ng opisina nyo, sir? Ano po, that would be cancellation. Yung tawag dito, yung suspension po. Suspension of franchise for 1 month. Yan po yung in violation po of the overcharging. Okay. Kapag ang isang tricycle driver po kasi ay naningil ng sobra sa tamang pamasahe at nareklamo po, and then na proof po na
na ano nga po, naling na siya ng sobra, according to our ordinance, suspended po siya for 1 month. So ang ginagawa po namin through the help of PTLD, pansamantala po kinoconfiscate yung mayor's permit plate. And then titiketan namin, and then susurrender namin sa kanila yung plate, tapos babalikan nila after a month. Oh, yun. So to clarify things also, so pag may, kung violator siya, wala siyang plaka o the business permit, tapos may mga, dapat po ba may fair metrics yung dapat yan. So ano mga so ulitin lang natin na engineer. Ang hahanapin ng isang kunwari estudyante o mananakay eh dapat mayroong business permit which is yung plaka yan, no? Yes, sir. Tapos meron dapat po siyang taripa or fair matrix, tama? Meron po, dapat. Na nakadikit, tama. Nakadikit po sa loob ng sasakyan. Oo. Tapos dapat po ba nakalabas din po yung Xerox o yung rehistro ng motor, tama po rin po ba 'yon o kahit hindi? Kahit hindi, kasi dun sa mayor's permit plate sa labas, meron siyang 2019 na sticker. So kapag may 2019 sticker siya, ibig sabihin, nag-renew siya ng mayor's permit. Oh, so legal siya, ibig sabihin. For year, yes. Oh, legal siya. So ngayon, ano po bang mapapala ng riding on mga komunista, mga kampo natin, mga mananakay, commuters? Kung nuwari, sumakay sila sa Colorum, ano bang pwedeng mangyari sa kanila? Ano po kasi, wala tayong control when it comes to Colorum po. Unang-una, kapag nireklamo na yan, dahil wala nga pong palatandaan, hindi natin alam yung kulay, wala siyang body number, mahihirapan po kaming manghuli. Actually, marami din kaming na-encounter na ganyan, nireklamo ang isang Colorum at bicycle, pero nahihirapan po kaming hanapin sila kasi wala silang palatandaan, wala din silang detalye kung saan sila nakatira, unlike sa mga may prangkisa, mabilis nating tutuntunin. Oo, just to kung nga rin, no? Mas maganda po talagang sumakay ng legal para meron po kayong mahabol kung meron po kayong magre-reklamo. Well, ang Colorum po kasi kahit saan yata po yan, medyo problema rin po yata ng ating opisina yan, yung mga Colorum, tama po ba? Tama po, lalo na po sa gabi. Kasi kadalasan kasi lumalabas na sila sa gabi after po ng enforcement natin, kasi umalis tayo 6 or 7 p.m., yung end ng ating shift, dyan po naglalabasan yung mga Colorum. Kaya pumapasok po yung advocacy namin na always patronize po ang ating mga tricycle with legit franchise. Oo, dapat po. So yung mga yan. So yung mga mananakay po ulit, dapat lang po iunan yung tingnan ng inyong taripa, yung taripa ng tricycle, tsaka yung business permit na may sticker na updated. Kung 2019 po ngayon ang taon, 2019 dapat po ang sticker ng business permit niya. Yan po yung malaking plaka na nakadikit sa harap at sa loob ng tricycle. Meron pa akong unang lastly, engineer, yung kan yung mga tricycle na nasa gitna ng highway. Paano po ba yung panatin dyan? Kasi every now and then, kahit nung nagkaroon po tayo ng operations pagdating po sa mga tricycles, bumabalik pa rin sila sa gitna. Ano po ba dapat ang mga pinakamagandang hakbang para maiwasan po nila ang gitna? Sa totoo lang po, hindi na tayo nagkulang dyan. Sabi mo nga, sir, nagkaroon na tayo ng operations dyan. Last year, 2018, kung hindi pa ako nagkakamali, that would be month of November, bago po kasi tayo ng huli, naglagay muna tayo ng signage for their awareness. From boundary po ng Burot to Salapungan, naglagay po tayo dyan, left and right. Around 150 na malalaking signage po talaga nagsasabi, bawal ang tricycle sa gitna ng highway. Kasi sa totoo lang po, bawal po talaga ang tricycle sa highway. But then again, may provision kasi doon na pwedeng i-allow ng isang local government unit na gumamit ang tricycle ng highway kung wala silang ibang gagamiting daan papunta sa kanilang pupuntahan. Okay, so pero dahil may... Hello? Yes, disgrasya or aksidente, dahil mabibilis po at mabibigat ang sasakyan na gumagaya sa highway, ginagawa po natin na sila po ay sa kanan lamang. Ayan, sa kanan lang po kayo mga tricycles. Ayan, alarin nyo mismo sa ating hepe ng puso. Sa shoulder. Sa shoulder lang, sa kanan lang lagi. Oh, for your safety. For your para sa ito po yung concerning safety no. At the same time, yung kasi nga slow moving po ang mga tricycle, dapat talaga po nasa kanan niya. Engineer, ito yung mga siyempre merong i-raise yung question. Paano naman po yung mga obstructions dito sa kanan na side, di ba? Opo, yung obstruction naman po in coordination naman with
DPWH, may regular po tayo na conduct ng ating operation. Uh-oh. Kung matatandaan mo, sir, may mga pinuhat pa tayong mga tama, dyan, tama. Mga signage ng mga establishments. Tapos kasama din natin dati ang ano, ang health, I mean, ang DPWH. Opo, itong Highway Patrol Group. Yeah, tama, HPG. Medyo strict po yan. Dahil no contact apprehension sila, natitiketan sila kahit wala yung driver. Ayan, oo. Engineer, ito, ito may question tayo from Facebook eh. From Cindy Hufana Valdez. Ask ko po kung ilan ang maximum capacity ng tricycle. Kasi yung iba sobrang daming sakay, lalo na ang students po. Baka kasi delikado na. Overloading po. Sana po mapansin din yun. So, ito nga yung pag-usapan natin, Engineer. Ano po ba ang maximum capacity ng isang tricycle? Ang maximum capacity po ng tricycle, ako sa isa sa mga ordinansa natin, ay apat po. Apat, ayan. Kasama na ang driver, so apat. So, tatlong pasahero lang. So, hanggang tatlong pasahero lang. Ayan, siguro, Ma'am Cindy, hanggang tatlong pasahero. At kung kasama po ang driver, apat lang. Ayan. So, maliwanag na maliwanag po tayo dyan. Ngayon po, paano naman po kung pwede ba natin silang parahin o sitahin? Kasi violations na po pala yan. Kung lalong-lalo na yung mga maraming estudyante, napakadelikado nga po tinitingnan yun. Opo, nanguhuli po tayo, Sir Hensel, tangmating ng mga overloaded na tricycle. Yan. Maganda dyan, nanguhuli tayo sa... Siguro most of the time, man, dito po tayo sa mga school areas, no? Tama po. Ito na po sa ano natin, sa Carlac University. May mga nag-check tayo dyan. Pero may mga improvements na dahil na-spread po yung information na hanggang tatlong pasahero lang. Kung may mahuli man kami, bitihira na lang po. Ayun. So siguro yung nakita ni Ma'am Cindy, ito po talaga yung medyo kumarga. Siguro na yung napansin niya, mga students. Siguro, ayan nga po. Yes, well, sir. Just to clarify, this is para lang po sa lahat, hanggang tatlong pasahero lang. Ayan. O tangma din, baka meron ka pang gustong itanong kay Engineer Godfrey. Hindi, kanina may naitanong ka tungkol sa ano, sa overcharging. Ano. Yeah. Alam mo, matagal na yung problema yan, overcharging. Ano. Meron lang akong itanong sa kanya. Meron na pong mga reklamong naisampa o naidulog sa kanilang opisina? At kung meron man, meron na bang naging desisyon na amposo tungkol dito? Ayan. Yes po, tangma din sa overcharging po na concern. Marami po kaming natanggap. Actually, simula pago po ni Mayor Thirsty Angeles, yan po yung isang inaksyonan natin. Sa kagustuhan din po ni Mayor na ma-resolve po ang concern sa overcharging. So, nung naglabas na po kami ng hotline number na nag-take po ng page at saka yung mga nakukuha natin sa CIO at saka sa ang 24/7 natin, marami po kaming nahuli based on the complaints po. So, kung hindi po ako nagkakamali, nasa ano na yan, sa 70 mahigit na sasakyan po ang nabaklasan na po natin. Ang dami na pala eh. Ito namang nabaklasan ng mga plate number na ito. Nakuha nila uli ang kanilang plate number. Sila yes, pa nagbayad po, ng multa. Sa ordinance po natin, nang mading, wala po silang babayaran. Magiging multa po nila ay masususpend po ang kanilang prangkisa for 1 month on the first offense. Ngayon yung sila nabanggit nga kanina, Kang Mading. Ayun. It's a very good record. Para to close your phone patch, mga engineer, Godfrey, ano naman po ang inyong advice or sa ating mga commuters, lalong-lalo na ngayong panahon na magkakaroon na po ng panahon ng Kapaskuhan, medyo mag-a-adjust po tayo sa traffic. Ano po ba dapat ang paghadaan nila ngayong panahon ng Kapaskuhan? Opo, sa mga, ano po, may mga masasakyan, dahil panahon na nga po, papalapit na po ang Kapaskuhan. At ganoon din sa mga estudyante, syempre may mga ano kasi tayo, may mga intersections na medyo congested, especially kapag rush hours sa umaga, sa tanghali, at sa hapon. So what I advise them po is pumasok po sila sa kanilang mga opisina, sa school, ng mas maaga po para maiwasan natin ang rush hour at hindi tayo ma-late. And then sa mga commuters naman po, lalong-lalo na po sa mga sumasakay, sa mga tricycle, gaya po ng sinabi ko kanina, sir, choose wisely. Dapat tricycle na kulay green or kulay yellow lamang ang inyong sakyan. Ayan. Kasama po ang body number
at my plate. Mayor's permit plate po sa harapan para kung sakali po na hindi tayo nagkaunawa ng driver, pwede niyo po silang idulog sa amin at aming aksyonan. Ayan, thank you. Thank you, Sir Godfrey, Engineer Godfrey, ha, sa oras at sa inyong pagsama dito sa ating programa sa Kaisa Radyo Patrol. Ayan. Ayan, tangma ding. Okay. So, nakausap po natin ngayon si Engineer Godfrey ng Poso at nagkaroon ng paglilinaw sa mga obstructions or constructions na nangyari dito sa ating mga lugar kasi ang dami pong mga lugar na ginagawa po ngayon. Dito po sa intersection po ng Tari or sa Salapungan, dito rin po sa may Sogo area at ito naman yung sa papuntang Kamiling dito sa may Sutherland, nagkaroon na pala ng parang bypass area diyan para ma-bypass yung construction. So may lilimitahan na po ang mga heavy vehicles po dyan, puro for light vehicles only na pala. So again, yan po yung mga pwedeng mga congested area on a rush hour basis. So kung uuwi or pupunta ng Third Rock City, iwasan nyo po muna yung mga lugar na po yan. At kung hindi naman po maiwasan, pumasok po ng maaga para hindi po tayo malate sa trabaho o sa ating eskwela. Ayan. So ang mga isa pang good news ngayon na tangma ding, ito malatagal na natin ito pinag-uusapan eh. Ang downtown public market. Mm. Alam mo na ba ang nangyari sa downtown public market ngayon? Nakasampa na yung kaso. Hindi na. Meron ng desisyon. Ayan na. Nabawi na ni Mayor Christie. Yan. Nagkaroon na lang desisyon. That's number one good news. Yan ang pinakamagandang balita po. Saan? Kung matatandaan niyo po, itong downtown public market ay naisangla sa 70,000 sa isang pribadong individual. Tapos itong pribadong individual, sinangla ulit o nilis sa isang malaking kumpanya ng 700,000, tama po ba? Yes. Tama po ba? A month. A month po yan, ha? So medyo may 630,000 nakita ang private individual na yan po ay naging ugat ng pagsampa ng kaso ng city government sa mga individual na mga nakikinabang dyan. So ngayon, after that, siguro almost a year of talks, court decisions and arrangements, ayan na. Hawak na po ni Mayor Christie ang downtown public market na ibalik na po sa administrasyon ni Mayor ang pamumuno po dyan. Ayan. So, tangma ding. Ayan, tagal na laban yan. So, napakaganda ng balita niyan. So, kasi ng mga membro at official ng Talak Downtown Market Association na pinamumunuan ni Mr. Jesus David at si Aleli Alawan, no? Magandang balita ho yan. At least, yan ang hinihintay natin. Nung isang araw, yan ang sabi sa akin ni Tony Castro, no? Time will come na within this month, ay magkakaroon na ng desisyon ng Sandigan Bayan. Ayan, yun. So, iba pa yun. Iba pa po yung sa nakasampa doon. Iyan ay pinakamalaki ngayon sa buwan na ito na istorya na at least na achievement na nagawa ni Mayor Christie. Ayan, oh. Kasi yung upa pala dito sa downtown public market, naibalik na rin sa atin. Yes. So, ayan na. So, ang nagbabayad na po. Sa City na, Treasury, magbabayad ang Pure Gold. Tama. Hindi na kay Alili Alawa. Hindi na kay Ellen Teladaran. Ayan. At kay Mayor. Ayan. So, diretso na po. Mayor, malalang hindi si Christie. Baka mapagkabal nyo. So, diretso na po sa kaban ng Tarlac City. Yes. Ang mga upa dito sa downtown public market. Naku, ang dami pong hirap ni Mayor po dyan kung alam nyo lang po. So, ito po ay napaka tamis na tagumpay ngayong umagang ito para po sa ating lahat. At lalong-lalo na mga taong palengke at mga nakikinabang po o nagtatrabaho po dyan sa downtown public market. Naku, pasalamatan po natin si Mayor Christie po dyan, ha? Kasi medyo ang hirap po talaga ng nadanas po. Lalo-lalo rin si Attorney Castro. Attorney Joselito Castro, ang legal ng City Legal Officer po ng City Government of Tarlac. Naku, maraming salamat po sa inyong tulong, attorney. Kaya dapat po talaga medyo
Palakpakan po natin kayo. Ayan. One of the best. Oo. One of the best legal minds. Ayan. Thank you, engineer. Ha? Thank you, thank you. Ay, attorney. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Thank you. Salamat. Salamat. Ha? Attorney Lito. Lito. Oselito. Oselito. Castro. Ayan. So, manugang lang ano yan. Manugang ng best friend ko si Ato. Ganun ba? Ato Maglalang. Ay, okay. So dahil nga yan, pag-usapan na pala natin dyan. So nagkaroon din po ng first ever din. Kung maraming first ever tayo, meron namang nangyari ni ngayong linggo, hapon, anong ilong sa araw, ay ang first Mayor Christie Triathlon. Ayan, triathlon po yan. Yan ay involving endurance sports po. Nagkaroon po ng first Mayor Christie Angeles Triathlon na ginanap po sa Jose Villap Sports and Recreational Complex. Ayan. So ang mga nakipag-compete ay from Baguio, Bataan, Pampanga at Pangasinan. Nako, talagang dinayo po yung kanyang unang Mayor Christie Triathlon. Almost 163 triathletes po ang lumangoy ng 600 meters, 30 kilometer na bike, saka 5 kilometrong takbo. Ang hirap nito nang mading. So yung meron po. Hanggang ngayon po kasi hindi pa namin ma-announce kung sino po yung nanalo. As of now po ata, inaayos pa nila ang kanilang timing. So sino po talaga. Pero alam ko na announce na or hindi lang naipasa po sa amin ngayong umaga. Well, anyway po, dahil po dyan, meron din po tayong nagkaroon pala ng 2019 Tarlac City Athletic Meet. Ayan. Kung saan, malapit na po kasi ang Klaraa. So, ito na po yung panahon na kung saan namimili na po tayo ng ating mga atletang ipapadala sa regional meet ng Central Luzon or ang Klaraa. So, nagkaroon po ng two-day activity ang Tarlac City Athletic Meet. Which is nagpunta si Mayor Christie Angeles para magbigay pugay sa mga ating mga batang atleta para dito sa mga mapipili para sa Klaraa. Kung matatandaan po natin, nung nag-Klaraa, tayo po ay number 3 at parang nasa top 10 pa rin po. Oh, nasa top 10 pa rin po tayo. Hindi ko lang po maalala kung ano po yung kwan po natin. Anyway, hihigitan po natin yan. Ngayong susunod na Klaraa, yan lang naman po ang palagi nating in-expect on our on Tarlac City athletes or ating mga student athletes. Na sana ay maigitan natin kung ano po ang performance natin last year. Ayan. Hindi naman tayo mag number one. At least we can improve our last record. Ayan, dapat. Oo. So, kasi medyo mahirap po ang mga dadaanan ng ating mga student athletes kasi talagang medyo magagaling ang mga taga Central Luzon. At medyo talagang bakbakan po talagang nangyari. Lalo sa larangan ng ating mga boxing. Yan. Medyo nag-champion kasi tayo sa boxing last year. Sa swimming, hindi sila nanalo sa atin. Yan, mga atleta po natin. Malakas po tayo dyan. So, yan po. Yan yung mga pinaghahandaan po ulit po natin na mga disiplina sa sports na kung saan talaga nagkakaroon po tayo ng achievers. Ayan. Nakikita ko na maraming sports activities or sports fest si Mayor Christie Angeles. Ano? Oo. At least na maganda ang record natin sa ano. Ngayon, masigit na maganda yata. No? Ito isang suggestion lang. Kung tayo mismo ay magkaroon tayo ng sports complex dito sa Sudan ng Tarlac. Merong nakabimbin na sports complex yan yung hindi natapos noong panahon ni Mar Uno Campo at na pag-aari ngayon ng Tarlac Provincial Government. Kung pwede lang, kung may suggest, kung pwedeng pag-iusapan ng si Governor Susan Yap at saka members of the board na pinuunahan ni Vice Governor Quezada na ayusin na yan na may lilipat na sa pag-aari ng city government yung sports complex dyan sa San Isidro. Ayan, talaga. Diba? Maganda yan. Diba? If I still remember it right, way back in 1998. Hindi, 1998, yung meron ang usapan noon na si Governor, yeah,
ibibigay sa Tarlac City. Mm-hmm. Pero hindi na natuloy dahil kasi kumontra noon si Vice Governor Emilio Aquino and some members of the board. Ngayon, kung magkustuhan niya ni Mayor Christine na ayun, yung sayuwain sa ating provincial board and provincial governor, yung arrangement na yun, kung pwede. Para sa ganun, ay magkakaroon na ng pag-aari ng city government ng isang sports complex dyan sa May San Isidro. Ayan, okay, okay. So anyway, medyo, meron ko yatang babasahin tama din. Ayan, well, so, well, ayan, meron. Ayan, ayan, kasi, yung mga ibang barangay ka. Ayan, sige, sige. Tinatanong nga eh. Oo. Ay, hindi pa nyo na-broadcast yung mga project natin dyan sa ano, hindi, kasi mga ibang tao, hindi, alam nila, na yung mga, may mga proyekto na sa kanilang mga barangay, pero hindi nila alam na si Mayor Christy ang nag-ano dyan, ang nagmunikala, mm-hmm. ano, at project ni Mayor Christy yun, hindi yung project ng iba. Ha? Mm-hmm. Kaya gusto kong alam ngayon na ganito, dito sa ano, sa una, sa dito, sa Dalayap, yung construction of classroom. Ano, Dalayap, barangay dito sa barangay Dalayap na umaabot ng 7,334,000 sa mawaliwalo construction of 2 classroom elementary schools sa nakakalaga ng 7,336,000 sa San Juan de Mata construction of multipurpose facility at San Juan de Mata 2,930,000 sa San Rafael construction of multipurpose facility sa San Rafael proper na nakakahalaga ng 2,929,000 sa Luis construction ng multipurpose facility nakakahalaga ng 2,437,390 yan po sa construction sa San Jose naman construction of 2 classrooms sa San Jose Elementary School yung barangay ko ito no 7,338,140 sa Manuel construction of 2 classrooms elementary school sa nakakalaga na 7,329,034 sa Tibag construction of multipurpose covered facility sa Tibag Elementary School nakakalaga na 2,439,638 sa improvement sa poblasyon improvement of sidewalk sa Eptanyedo na nakakalaga na ito sa galing sa CDF natin okay. 9,773,535 at saka improvement of multi-purpose building sa Achok 1,315 at saka construction ng multi-purpose covered possibility sa 2,441 at last mapanaksya construction ng multi-purpose covered court na nakakalaga ng 2,441,82. Ayan, dami pala. So binaba. Marami ito, marami. Pero ilan lang ang babasahin natin ngayon. Marami. Pagka matapos mo. Marami pa tayo yung ibang topic kasi. Ayan, so mag-shoutout lang po tayo dito sa aming Tarlac City Information Office page kay Kim Panganiban. Good morning po. Oh, good morning. Good morning, Kim. Oh, Macy Pacho. Ayan, oh. Good morning sa'yo. Good morning. Oh, ayan. So, good morning din po sa mga ating kasamaan po dyan sa at Poso na nakikinig. Si Bullet, si Bza, tsaka si Superman. Ako, ito yung mga call sign po nila yan. Good morning sa inyo, ha. Oh, mainit, mainit. Tabi-tabi muna kayo dyan sa malilim. O, minum kayo ng tubig. Ayan. So, anyway. So, meron pa ba tayong balita dyan? O, meron ka pang medyong idadagdag? Yung idadagdag sa mga natapos na kontra. Ay, sige. Yan. Okay. Mara tulit. Mara. Sige. Ito pa. Susunod. Construction ng multi-purpose covered facility sa Tibagan nagkakalaga ng 2,441,71. Ito upgrading of local road construction of drainage sa San Vicente. Ito lugar ko ito nagkakalaga ng 2,334,000 and 1,769,748 at sa Baras-Baras embankment and fencing of acquired lot for gymnasium ito. Inihintay ng mga yan oo meron na nga yan sa 9,771,000 6.765
Then sa San Manuel, construction of multipurpose hall, 2,931.171. At saka dito sa poblasyon, kasama niya. Ayan, poblasyon. Poblasyon. Poblasyon, repair, improvement of Talak Downtown Public Market, yung phase 2, no? 9,770.8666. At sa poblasyon ulit, yung repair and improvement of Talak Downtown Public Market Phase 2 again, 4,207,008.893. At saka dito sa Kutkot, fabrication of billboards and installation of signages na nagkakalaga ng 1,800,000. At dito sa Salapungan, renovation repair of City Health Center, 1,991.76. At sa San Sebastian, establishment of disaster risk reduction and management operations. Sa amin yan! Sa opisina mo, na-improve yan. 1,000,000. Maraming salamat po. Kaya pala, lumipat ka na rin. Hindi, wala ka na sa city. Sa Balabalama, construction of multipurpose covered facility, 1,462,000. And Baras-Baras, construction building for Citronella oil production, 1,070,080. Ayan, o, oh, ayan, medyo na kahit onti, nabuwasan mo, tama din. Well, anyway, meron na lang po kaming natitirang mga ilang minuto, kaya naman gagamitin na po namin ito sa inyong pagpapaalam. Yes. Ako po si Hensel Kiling, ang inyong host o anchor ngayon dito sa Kaisa Radyo Patrol. Kasama mo si Tang Mading at muli po, sa Huwebes, matutunghayan nyo ulit ang aming programa mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10. Dito lang sa 96.11 FM. Tarlac. O, ikaw naman, Tang Mading. Well, sa pangalan po ng ating Mayor Cristy Angeles, ito pong Yusuke Singpapovici, Kamadil de Leon, ay nagpapasalamat po sa inyong pakikinig. Sana po sa susunod na Huwebes, makinig ulit po kayo po inyong malamot, mapakinggan lahat ng mga programa at proyekto ni Mayor Cristy Angeles. Ayan. Lalo sana patnubayan na katanin Diyos sa mga payag, tingkay katamong waldo-waldo pa may bibi, at iti pakidoko. Kilagyunin kaya katamong dakilang tagapagligtas, Ginoong Yesu Kristo. Babayo! Alright.